ito na po yung pre-breakfast dito sa accommodation. Ito na po yung Vigan Museum sa malapit lang siya sa pinagstayan ko. And konting lakad lang dyan. Dyan na yung palengke tsaka yung partas. So, Vigan Museum, Crisologo, memorabilia. So, pupunta tayo. Gusto ko ding makita. So, ito na pong loob ng Crisologo Museum. Donation lang, walang entrance.
ito na po yung exit ng museum. Hindi na ako masyadong nagtagal kasi pupunta pa ako sa Partas para magpa-reserve ng ticket pabalik na Manila. So ito po yung schedule, parang walang hapon. Merong vegan to Cubao, 7 PM, 9 PM, and vegan to Pasay, 7 PM, pero i-check. So ayan, sabi ni Kuya merong 10 AM, 2 PM pa Cubao, and 7 PM. So yun lang yung option. 2 PM ang pinakamalapit. So ayan, nakapila ako. Wala nang 2 PM, merong 4 PM, which is yung pinakamaaga. So yun na lang pipiliin ko. Yung Pasay naman, 6 PM pinakamaaga, which is iniisip ko kasi yung dating ko at may work pa ako bukas. So ayan, ito po yung Partas. Nagpa-reserve po ako ng ticket pabalik ng Manila. So yung oras ng biyahe ko is 4 PM, and ang pamasahe is 840 pesos. So bali mas mura pag papuntang Cubao kaysa papuntang Pasay. Parang small difference lang naman. Tapos ang unang oras sa reservation is 8:20. Open sila ng 8, pero agahan nyo kasi andito ako ng 10 AM, pero natapos ako 11:57. So bale almost 2 hours naabutan ng lunch break. So ayun, may oras pa akong para rumampa. Ito yung market nila. And pupunta ako ng Bantay Tower, tapos kakain bago bumalik dito. So bali yung mga gamit ko, iniwan ko sa accommodation. Ganun ginagawa ko kasi daladala ko, parang ang bigat. Napaka-hassle pag bit-bit-bit ko pa siya. So ayan, rarampa muna ako ng at least 3 hours. Bale, papunta ako ng Bantay Watch Tower. Nag-tricycle na ako. Ito na pong simbahan. Yan, so super init ngayon. Ito na yung watchtower. So meron pa registration M. Super init. Dito na tayo sa Bantay Watchtower. So wala siyang entrance fee, pero may donation. Then pag mag-isa ka, may mga taga-picture. May nag-picture sa akin. Bahala ka na kung magkano ibibigay mo. Try natin umakyat. Ayan, paakyat na tayo. Ayan, buti yung may payong ako kaya sobrang init eh. Ayan. So akit tayo ng Bantay Watchtower. Lagi na lang akong harag. Sobrang init. Iba yung init dito. Parang mas tanay ako sa init sa Manila. Though wala siyang pollution, pero masakit sa palahat. Yan. Pasok na tayo. Ingat.
So this was constructed in 1591 until 1592 as the belfry of the church and at the same time the watchtower of the town. So 1600 siya. Whew. Ayan, pabanot. Pababanot tayo, pinakasokot. Oops! Nakakaloka. Hi! Ah! Dito medyo hindi na. Dito lang, medyo nakakatakot yung dan kasi paslanting siya. Dito kaya. Yan. So, ito yung view. Ito yung second na or yung bago sa taas. Ito yung floor. So, makikita mo yung simbahan. Simbahan dito sa Vigan, sa Central mismo. Tapos, may McDonald, old building din, ginawang McDonald. Yan. Tapos dito yung park. Linakad ko from Bantay Watchtower hanggang dito, malapit lang naman. Pero mainit, kaya buti na lang may dala akong payong. So ito rin Chowking. Tapos doon may mga kale sa malapit sa tower nila. Ayun may video. Kailangan ko mag-withdraw. May video pala dito. Kailangan ko ng cord para hindi na ako problema mamaya sa biyahe. Type C, Android, 150 lang dito. Sa likod yan ng McDonald's. Tama ba? Ay hindi pala. Yun pala yung McDonald's. Para hindi na tayo mamblema mamaya sa biyahe na 7 hours. Kasi iba yung charger ko. Dito tayo ngayon sa tapat ng Robinson Supermarket. So mukha siyang hindi Robinson kasi kung hindi mo makikita yung karato lang supermarket, hindi mo malalamang Robinson pala to. Pero mapapansin mo sa may bintana, may pen shop, Goldilocks. So far ito yung unang Robinson nakakaiba. Kasi sanay ako sa Metro Manila kung ano itsura ng Robinson. Sige, papasok tayo. Ayan, nabongga po ng escalator ng mall dito. May pa chandelier. Kakaiba talaga siya. Tapos ayan, may nakakaloka, bongga. CR dito sa Robinson. Tama pag babae, kabalyero pa pag lalaki. So ayan, bongga po yung CR dito sa Robinson. So ayan, andito na ako sa Partas. At ito na yung bus namin. Yung pang 4 PM pa Cubao. So, hindi siya yung parang super deluxe ba tawag doon? Or deluxe na sinasakyan from Pasay to Vigan na 10 PM.
nung chinek ko yung reservation, kakunti lang yung mga nagpa-reserve. Kaya feeling ko, kakunti lang yung sasakay dito sa Vigan and the rest, mga trans passengers siguro sa San Fernando sa La Union. Kasi last time na nasa La Union ako, merong Partas doon. Pero sabi, mga trans passenger lang daw. O dito, Partas bus sa sasakyan. And chinek ko yung upuan, wala pala siyang pag-charge saan. So wala pala siyang pagsaksakan ng charger. Bumili ako ng cord pero wala palang pagsaksakan. So buti na lang meron akong power bank. Ayan, pabalik na ako sa Manila. So bale, doable naman pumunta ng Vigan ng rest day lang. Balikan, hindi naman ako napagod kasi may ikot muna yung Vigan in 2 days only. So ayan, thank you so much for watching and until my next video.